Mga ka-BBM, panibagong kapalpakan na naman ang nangyari sa loob ng Bureau of Correction kung saan ay pineke ang pirma ng mismong DOJ Secretary na si Boying Remulla, dahilan para makalabas ng kulungan ang 12 bilanggo. Inamin mismo ni SOJ Remulla ang nangyaring pakikipagsabwatan na mga pinaghihinalaang salarin o mga empleyado ng DOJ at Bucor sa nangyaring pamimeke ng mga dokumento. Dito po ay isang peke. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Nagpunta rito kahapon si Director General Katapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para mayroon na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi haritang-harita namin na talagang dinaya. Komento at reaksyon ng mga netizen, wala talagang patutunguhan ang hustisya dito sa ating bansa kung ultimong pirma at mga dokumento ng DOJ at Bucor ay napepeke na rin sa kabila ng pamumuno ng dalawang opisyal na si DOJ Secretary Boying Remulla at Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Sa kabila nito, muling iginiit ng DOJ Secretary na si Boying Remulla ang karagdagang pondo o budget na hinihingi nila sa gobyerno, bagay na lalong ikinagalit ng ating mga kababayan. Kaya yan ang ating iniiwas ngayon, sinusubukan natin bawasan. At tuloy-tuloy ang aming pagkausap sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video kung saan ay inamin mismo ni Remulla ang mga kapalpakan na nangyayari sa loob ng Bureau of Correction. At pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Samantala, arestado na ang 6 na akusado sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., ang nasabing mga suspek ay naaresto sa lungsod ng Paranaque. Pinangunahan ng mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group ang pag-aresto sa mga suspek na kinilalang sina Julie Patidongan, Carlos Zabala, Virgilio Bayog, maging si Roberto Matiliano Jr., John Reconsolacion at si Glir Codilla. Natuntun ang kinaroroonan ng mga suspek base na rin sa isang informants na kung saan halos 2 buwan ang ginawa nilang surveillance. Kaugnay nito, ang mga suspek o pinaghihinalaan ay pawang mga security officers ng Manila Arena nang sinampahan ng kasong 6 counts of kidnapping at serious illegal detention noong buwan ng Enero ng taong 2022. Ito ay mga kaanak o ng mga kaanak ng nawawalang sabungero na kinilalang sina John Claude Inonog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, maging si Rowell Gomez at ang magkapatid na sina James Bacay at Marlon Bacay. Dagdag pa dito, inihain din ang kasong 6 counts of kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice noong March 18 ng taong 2022. Noong Enero ng taong kasalukuyan din ay isinampa ng Department of Justice ang kaso laban sa mga pinaghihinalaan sa Manila Regional Trial Court. Nagsampa rin ang Criminal Investigation and Detection Group ng hiwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention sa pagkawala rin ng online sabong master agent na si Ricardo Lascio na iniulat na dinukot noong August 30, 2021 sa San Pablo, Laguna. Noong nakaraang buwan mga kabombo, ay iniatras ng ilang pamilya ang kaso na ikinadismaya na ilang mga kaanak ng biktima. Nakatanggap naman o nakatakdang makatanggap naman ng 6 na milyong piso ang informant gaya ng naipangako ng gobyerno ng Pilipinas. Magugunit ang 3 dating pulis na sangkot sa pagdukot sa isabong agent na si Richard Lasco ang sumuko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. I hope that with the arrest of these suspects, those who were reportedly back out as a witness may be convinced or reconsider the position. And I do believe that the case is still strong. We have enough evidence also that will continue with
the case, even with these witnesses na nag-back out. Sa mga, lalo sa pamilya, member ng family ng mga biktima, I hope that this development will convince them further to be strong and to help us really strengthen the case. Yung other witnesses, sana they will reconsider the position and magtulong-tulong po tayo na gawing malakas ang kaso, tayo manindigan, sama-sama tayo manindigan para makamit ang talagang totoong kapayapaan sa ating komunidad. With this coordination and support between the police and the community, I do believe that eventually magkakahiyaan yan. Parang yung sinasabi, with this trend that in this community, mahihiya ang police at saka mga ibang mga loko-loko dyan na gagawa ng kalokohan because alam nila na ang community ay talagang nagmamatsyag. At yan si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Heto ang Memorandum Circular Number 3 na natanggap ni Bureau of Corrections Director. Ay, maraming salamat po. Huwag ko na daw banggitin. General Gregorio Katapang, may logo ng Department of Justice, may barcode at pirmado pa umano ni Justice Secretary Boy Remulla. Sa naturang kautusan, pinababalik sa Nubilibid Prison Compound ang 12 preso na ngayon ay nasa detention facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Pero gate ni Remulla, dito po ay isang peke. Aniya, ang 12 inmate na binanggit ay kabilang sa tinaguriang Bilibid 19 na pawang mga high-profile inmate. Tumistigo rin sila noon laban kay dating Senador Laila De Lima. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kaya ayaw nilang umalis sa maximum security prison, sa totoo lang. Yan po yung kaya gusto nilang bumalik dyan, yung mga nasa sablayan. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Kaya yun ang ating iniiwas. So may peke na naman na nangyari. Grabe rin, ano? Kakaiba din talaga itong ating goberno, no? Itong si, ano? Noong una, na-fake news siya. This time naman, may peking dokumentong lumalabas na paglipat doon daw sa, ano, sa isang kulungan. Eh tapos, siya na mismo nagsabi, ang ating secretary na mismo nagsabi na itong kulungan na ito kasi magagawa mong lahat dyan basta may pera. Sabi ko, hindi man lang sinolusyonan, ano? Hindi man lang ayusin, parang tanggapin na lang natin kaya may peking dyan kasi ganun talaga dyan. Ngayon, sinusubukan natin bawasan at tuloy-tuloy ang aming pagkausap. Subukan lang daw nilang bawasan, hindi nila tatanggalin. Bawasan lang naman. Eh, grabe rin. Sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails. Pero mismo si Bucor Director General Gregorio Katapang nagduda sa naturang utos. Kaya naman personal niyang kinausap sa Secretary Remulla tungkol dito. Dito na nabuko ng peke pala ang memorandum. Nagpunta rito kahapon si Director General Katapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para mayroon na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi halatang-halata namin na talagang dinaya. Kaya huling-huli yan. Some people tried to falsify an office order. Ang tindi nga eh. Ang solusyon nga dito, budget daw eh. Ang lupit ano? Alam mo, dito ako inis na inis eh. Yung puro kakapalpakan, puro problema, tapos ang hihingin mo para masolusyonan ito, budget. Anak ng wete. Hindi ba pwede, Secretary Remulla, ayusin mo muna, prove to our kababayan na kaya mo ayusin. May pagbabagong magaganap. Tapos saka ka humingi ng budget, budget ka agad. A department order, saying that we were transferring or about to transfer or ordering the transfer of 12 PDLs who are now budget para lang sa ano, ewan ko ba yung problema ng fake document budget o yung mga pagpigil-pigil doon sa kulungan
na mga problema dahil nabibili nga dahil sa pera, budget. Hindi yun eh. Higpitan mo! Sibakin mo! In Mindoro, in Sablayan, towards back to Muntinlupa. Nang inspeksyonin pa, lumalabas na ginaya lang ang orihinal na memorandum order number 3 at barcode nito. Pero pinalitan ang petsa, subject at laman ng order. Hinala tuloy ng kalihim, may dati nang nameke ng department orders. Imposible yan na may gumawa na niyan dati. Kaya nga ito, talagang alert lang talaga. Meron na kaming usapan dyan ni DG Katapang na mag-ingat sa lahat ng communications. And dali-dali na mag-communicate, eh, no? Kung may... Di ba pwede? Digital na ngayon lahat, eh. May Viber, may WhatsApp, may UPO... Ay, mali. Mali. Iba pala yun. Sorry. Naalala ko si Diego Latigo, eh. Nabasa ko. Nag-uusap naman kami. Pag may konting duda, validate. Pinaiimbestigahan na ni Remulla sa NBI. Alam mo, ang dali-dali niyan eh. Ako, simple-simple lang yan. Why not use the, technology, anything na transfer. Oh, gawa kayo ng group chat. Oh, itong number na ito. Ito. Pagka may transfer, ito lang number ng authorized. Bawat transfer, pipictura niya, send. Magsisynchronize na yun sa cloud eh. Diba? Pwedeng ganun eh. Naka-cloud yung documents. Ewan ko ba? Kasi, ang simple-simple nito. Ang nangyari, hindi rin inaalis na may empleyado ng DOJ o Bucor na kasabwat sa pamimiki. Forensic trail niya inaayos pa. Nitingnan pa namin kung kaya pang ma-check kung sino ang nag-upload niyan at nagbigay ng na, anong email ang ginamit para ito'y ipakalat sa mailing list. Yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon at hahanapin natin talaga.